Itinuturing ang mga bulaklak na obra maestra ng kalikasan at hindi maikakaila na may emotional impact ang mga bulaklak. Ang mga mababango at makukulay nitong mga talulot ay nakakapagpapasaya sa pakiramdam, lalo na kung ito ay ihahandog sa atin. Ang mga bulaklak ay ginagamit rin upang makapaghatid ng mensahe. Isa sa pinakakaraniwang mensaheng ipinararating sa pamamagitan ng mga bulaklak ay ang ating pagmamahal. Bulaklak ang karaniwang inihahandog natin sa taong espesyal sa atin. Lahat ng klase ng okasyon ay may angkop na bulaklak, tulad ng birthday at funeral. Sa spiritual world, ang mga bulaklak ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ang mga magical practitioners ay karaniwang gumagamit ng mga bulaklak paglikha ng mga magic potions at charms. Ginagamit naman din na bilang sangkap ng mga herbalists ang mga bulaklak sa paggawa ng mga herbal medicine. Maraming mga bulaklak ang nakakagaling at nakakapagpapainam ng kalusugan. Narito ang ilang mga bulaklak at taglay nito ang nakapagpapagaling o mga healing properties. Rosas o rose. Ang bulaklak na ito ay simbolo ng pag-ibig. Kilala ang mga rosas sa kanilang malambot na petals at nakakabighaning bango. May iba't ibang kulay ang rosas. Alam niyo ba noong World War II, ginamit ang mga rosas sa paggawa ng sirup dahil mayaman ito sa vitamina C na kailangan ng mga sundalo upang hindi sila magkaubo at sipon. Kilala rin ang mga rosas bilang panlunas sa masakit at namamagang kalusugan o joints. Mainam din itong gamitin na pang-ampat ng sugat. Evening Primrose. Ayon sa mga isinasagawang laboratory research, may kakayahan ng bulaklak na ito na labanan ang depresyon. Ginagamit rin ito upang mabawasan ang pamamaga ng prostate at mabalanse ang hormonal level ng katawan. Ang seed oil ng Evening Primrose ay nagtataglay ng fatty acids na siyang babalanse sa female hormones at magpapainam sa sirkulasyon ng dugo. Ginagamit rin ang bulaklak na ito bilang gamot sa hemorrhoids. Pangatlo ay ang lavender. Bukod sa pagiging fabric and leather perfume, ginagamit rin ang lavender bilang antiseptic skin wash para sa acne. Ginagawang cha o tea ang pinatuyong lavender petals na nakapagpapahimbing ng tulog dahil sa soothing effect nito sa mga nerves. Ang diffuse oil rin nito ay nakakatulong naman upang makapakalma ang muscles sa katawan. Ang lavender ay ginagamit rin gamot para sa mga hindi natunawan. Pang-apat ay ang chamomile. Bukod sa ginagawa itong cha para sa mainam at mahimbing na pagtulog, ang chamomile ay nagsisilbiring antispasmodic para sa stomach cramps at indigestions. Ang healing properties ng chamomile ay suportado ng mga scientific research. Sumunod ay ang marigold. Ang bulaklak na ito ay bahagi ng daisy family at karaniwang ginagamit na panggagamot sa mga galos at sukat. Mainam rin ito para sa acne. Ayon sa mga scientific study, ang marigold ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng glycosides na mainam bilang anti-inflammatory, antiviral at anti-carcinogenic. Ang glycosides rin ay may anti-spasmodic effect kaya ang pag-inom ng marigold tea ay mainam para sa cramps. At ang panghuli ay ang St. Chantwort. Karaniwan itong ginagamit bilang panlaban sa depresyon. Ang oil and tincture ng St. Chantwort ay antiseptic at anti-inflammatory. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang pananaliksik kung paano ba gagamitin panggamot ang bulaklak na ito laban sa Parkinson's disease, attention span deficit disorder or ASDD, irritable bowel syndrome, premenstrual syndrome at alcoholism. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!